Matapos naman po ang mahigit isang dekada, may inilabas ng hatol para sa limang pulis at dalawang sibilyang sangkot umano sa pagdukot at pagpatay sa isang Chinese engineer noong 2005. At may ulat on the spot ng kuljan si Mark Salazar. Mark? Kani guilty para sa kasong kidnapping with ransom and homicide ng limang pulis kasama ang dalawang sibilyan na puro mga miyembro raw ng 12 Paris Gang. Sila ay sina PO3 Alan Beranya, PO1 Candido Vallejo, PO1 Joel Tapek, PO1 Alexander Pangilinan, Ferdinand Gakusan. Samantala, naka-archive ang pagbasa ng hatol kina PO1 Daniel Maborang at isang alias Ogi dahil sila'y nagtatago sa batas. Panghabang buhay na pagkakabilanggo ng walang qualification for parole at 400,000 fine for damages in total ang matatanggap ng pamilya ng biktima. Ang kwento ng krimen ng mga pulis, September 15, 2005, dinukot nila ang Chinese engineer na si Michael Chan. Ito ay Along Katipunan Road Project 4 around 2 a.m. Nasaksihan ng kanyang common law wife na si Mary Ann Haradana ang pagdukot. Humingi raw ng 6 million ransom ang mga kidnapper na ito, pero kahit na nakapagbayad ng ransom, pinatay pa rin ng mga suspect si Michael at itinapon ang bangkay niya sa isang bangin sa kahabaan ng Marcos Highway. 14 years ago, krimen na ito, sabi ni Teresita Ang, si isang anti-crime crusader, matagal talaga lalo kapag mga pulis ang hinahabol na suspect dahil may pagsubok ng pagtatakipan. Pero hindi ito ang pinakamatagal na hustisyang natutukan nila involving policemen. May 19 years ang sinagal ng kaso, may before promulgation, may 13 years. Pero itong kaso lang na ito ang may pinakamarami raw na involved na police for kidnap and ransom, the case of kidnap for ransom. Pagkatapos ng hatol, ang kapatid ni PO1 Joel Tapek ay nagsasabi niya apilan nila ang kaso. Legitimate police operation umano nangyari. At pinagbintangan pa nga niyang drug lord daw kasi yung napatay na si Michael. Ang asawa naman ni PO3 Alan Beranya umiiyak, aapila raw din sila dahil na frame up lang daw ang kanyang asawa. Tony. Mark, may pagkakataon ba tayong ma-interview yung common law wife na pinapakita natin ngayon dito sa ating TV screen? At ano ang kanyang naging pahayag ukol dito? Wala siya, Connie, sa promulgation dahil siya ay matagal ng ibang bansa. OSW na si Mary Ann ngayon. Oh, okay. At, so yung pinapakita natin, Mark, na video, ito siguro yung mga kaanak ng mga pulis, ano? Yung umiiyak, Connie, those are the families of the accused, of the convict. So yung asawa ng ibang bansa, may mga threats ba? I suppose, kaya ng ibang bansa. Ano bang nabalitaan mo dyan? This is a 14-year-old case. Yes. Noong mga unang taon daw talaga ay kinailangan na bigyan ng protection ng PACER, yung government agency, anti-crime agency, ng protection yung common law wife na si Mary Ann. At tinulungan din to ng grupo nila sa Teresita Angti. Mm-hmm. But because napakatagal na rin itong kaso na ito, si Mary Ann had to move on with her life at siya ay nagtrabaho bilang OSW. At sa itinakbo ng kaso nito, Connie, ay yung state prosecution na lamang ang tumayo para usigin yung mga suspect hanggang sa umabot tayo sa araw na ito ng promulgation. Si Mary Ann ay hindi nagkaroon ng chance na makauwi. Alright. Maraming salamat sa iyong update sa amin, Mark Salazar.